namin sa'yo. Dingding ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating depresyon. Alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabinawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote ng mga Hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kaniya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilerico, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral
sa napangaralan na nang iba. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon na ayialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50
sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, "100 kabang trigo po." "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang," wika niya. "Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, unang Biyernes ng buwan. Palakpakan muna natin ang mahal na Senyor. Kalabitin mo ang katabi mo. Sabihin mo, "Gising ka ba? Sayang ang iyong pinila." Sabihin mo, dali. Simulan natin ang ating pagninilay. Usapang pangangasiwa o pamamahala ang nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad sa araw na ito. Pangangasiwa, sabihin mo nga. Pamamahala. Ginamit ni Jesus ang kwento ng isang tagapangasiwa ng mayamang lalaki para sa kanyang lupain, para ituro ang aral na ito. Take note, ang may-ari ay ang mayamang lalaki. Meron siyang taga-pangasiwa. Meron siyang taga-pamahala. Nagkaroon kasi ng usapin tungkol sa pangangasiwa ng taga-pamahala. Nilulustay daw niya yung ari-arian nung may-ari. Kaya pinatawag siya ng may-ari at pinasulit sa kanya lahat ng ipinagkatiwala sa kanya. Aalisin na siya bilang tagapangasiwa ng kanyang ari-arian. Nangamba yung tagapangasiwa kasi hindi daw siya marunong magbungkal ng lupa. Nahihiya naman siyang magpalimos. Ano nang mangyayari sa kanya kapag tinanggal na ang posisyon sa kanya? Ang ginawa ng tagapangasiwa, tinawag niya ang lahat ng may utang sa kanyang amo at binawasan ang mga ito. Binawasan para kapag wala na sa kanya ang posisyon, merong pabor siyang binigay sa mga tao. Merong kukupkop sa kanya. Ang galing, no? Ang talino. Wais. Magulang. Hay. Mayroong tatlo. Tatlong bagay na nagawa ang tagapangasiwa. Tatlong pagkakamali na pwede nating matutunan para ating maitama. Una, nakalimutan niya na siya ay tagapangasiwa, hindi may-ari. Itong nangyayari kapag inaari natin ang isang bagay na hindi naman sa atin. Tayo ang nasusunod dahil akala natin tayo ang may-ari. At dahil dito, tayo yung umaastang may-ari. Ginagawa natin lahat
ng gusto natin. Kaya't sa huli, inaagaw natin ito sa tunay na may-ari. Unang pagkakamali ng tagapangasiwa, kanyang inari ang hindi niya pag-aari. Kalimutan niya, tagapangasiwa lang siya, hindi siya ang may-ari. Pangalawa, nakalimutan niya na siya ay tagapangasiwa, ibig sabihin, isang tagapangalaga. Sa Ingles, caretaker. Ito ang pangunahing gawain o trabaho ng isang tagapangasiwa, ang maging tagapag-alaga. Kaya't imbes na pangalagaan ang nangyari na uwi sa kapabayaan. Maganda minsan, no? Pinapaalala sa ating mga sarili, bago tayo umasta, bago tayo kumilos, tingnan muna. Sa'yo ba yan? Iyo ba yan? O tagapangalaga ka lang? No, maganda, no? Paalala sa atin yon. Kapag hindi sa'yo, alagaan mo. Ganyan ang dapat. Pero parang iba na ngayon, no? Kapag hindi sa'yo, pinababayaan mo. Ganyan ngayon eh, no? Yung mga nagdadrive ng hindi kanilang sasakyan porque hindi kanila, grabe, kung iharabas. Diba? Hiniram mo lang yung kaldero, ibalik mo ng maayos. Ha? Hindi yung basag na. O kaya, ang itim-itim na. Diba minsan may ganun tayong ugali? Mali. Hindi sa iyo, kaya dapat alagaan mo. E baliktad eh, no? Pag kanya, ingat na ingat. Pero pag hindi kanya, grabe kung makalustay. Grabe kung makagamit. Ito yung nangyari doon sa tagapangasiwa. Nakalimutan niya na siya ay tagapangalaga. Pangatlo, nakalimutan niya na siya ay tagapangasiwa, ibig sabihin, katiwala. Sabihin mo nga, katiwala. Dahil sa kanyang pagpapabaya, nasira ang tiwala. Kung kaya't nauwi sa pang-aabuso. Grabe, no? Alam niyo po, halos kahit sa anong aspeto ng buhay, basta't usaping pangangasiwa, kayamanan man ito, posisyon, katawan, kalikasan, o maging sarili nating buhay. Kapag nakalimutan natin na tayo ay tagapangasiwa, sigurado ang lahat masisira. Kapag nakalimutan mo na ikaw ay tagapangasiwa, sigurado ang lahat masisira. No? Kaya kung nag-iisip kang patangusin yan, no? Pag-isipan mo muna, tanungin mo muna, akin ba ito? Bago mo paputiin, tanungin mo muna, akin ba ito? Bago mo galawin, tignan mo muna. Kung hindi sa'yo, tagapangalaga ka lang. Hindi mo pag-aari, katiwala ka lang. Naalala ko yung kwento ng isang Swedish chemist. Hindi ko alam kung nakwento ko na ito sa inyo, pero ang ganda ng kwento nitong isang Swedish chemist na nag-imbento ng dinamita. No? Alam nyo po, sa sobrang talino nitong Swedish chemist inventor na ito, siya ang naka-imbento ng lahat ng uri ng dinamita at ng mga sumasabog na bagay. Kaya, yumaman siya. Kasi binibili ng iba't ibang bansa yung kanyang mga imbensyon
para proteksyon ng kanilang bansa. No? Yumaman. Dahil sa kanyang katalinuhan, inangkin niya yung talino niya, inakap niya yung kanyang yaman. Isang araw, namatay yung kanyang kapatid. Dahil mayaman at may sinabi ang kanilang pangalan na ilathala sa dyaryo ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Yung obituary. Alam niyo po ba yon? No, sa dyaryo, no? Meron doon obituary. Pagkasikat ka, nandun. Nilalagay yung pangalan mo at kung ano ang nangyari sa buhay mo. Pero, imbis na pangalan ng kanyang kapatid, aksidenteng nalathala ng dyaryo yung pangalan niya. Yung pangalan nung chemist na inventor. Inilarawan doon at isinulat sa dyaryo na ang kanyang buhay bilang taong yumaman dahil sa pagpatay ng marami gamit ang kanyang karunungan at imbensyon. Nang mabasa ito ng Swedish chemist inventor, ikinagulat niya ang tingin sa kanya ng mga tao. Akala niya nakakatulong siya. Akala niya yung karunungan niya nakakagawa ng maganda. Akala niya maayos ang tingin sa kanya ng tao. Pinagnilayan niya ang kanyang nabasa. Dahil sa kanyang nakita, dahil sa kanyang nabasa, ikinalungkot niya ito. Kaya binago niya ang kanyang buhay. Binago niya at nagtatag siya ng isang prestihiyosong parangal. Itong prestihiyosong parangal na ito ay kumikilala sa mga taong gumagawa ng kakaibang kabutihan para maibalik niya, para mahaganti siya, para makabawi siya, para maitama niya ang nagawa ng kanyang karunungan. Umisip siya ng prestihiyosong parangal na magbibigay ng pagkilala sa isang taong gumagawa ng kakaibang kabutihan. At yung kanyang yaman, parte noon ang magiging premyo. Ang taong ito, na minsang nag-angkin ng sarili niyang karunungan, ay walang iba, kundi si Alfred Nobel, ang nagtatag ng prestihiyosong Nobel Peace Prize. Narinig niyo na po ba yun? Yung Nobel Peace Prize? Hindi ba mayroong isang Pilipinong nakakuha noon? Narinig niyo na po ba yun? Si Maria Ressa? Hindi niyo kilala? I-Google niyo. Ha? Manood kayo ng balita. Siya yung nakakuha noon dahil kakaiba yung kanyang ginawa. Mga kapatid, may mga bagay sa mundo na hindi sa atin. Sabi mo sa sarili mo, hindi lahat sa iyo. Kaya huwag mong angkinin. Huwag mong ariin. At para maiwasan ang malaking pagkakamali at kapabayaan, tandaan, ikaw ay tagapangasiwa, ikaw ay tagapamahala. Huwag mong angkinin. Ikaw ay tagapangalaga at ikaw ay katiwala. Amen. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga tapat na tagapangalaga tayo sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Ating sambitin sa bawat panalangin, banal na guro, pakinggan mo
ang aming panalangin. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil, magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan, at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming may alay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanap, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan.
narapinahan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mong kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krusay na matay upang kami ay mabuhay. Buong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Payapa, ilayo sa lahat ng masama
kaawaan niyo po kami. Umaasa Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga kapatid, atin naman po ngayong ipagdadasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa lahat po ng mayroong mga minamahal na yumao, isulat niyo po yung pangalan, mayroon po mga envelope sa gilid po ng pintuan, at ilalagay natin dito sa harapan sa altar. Buong buwan ng Nobyembre, araw-araw nating dadasalan ang mga ito at babasbasan. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan at kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit.
kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati